Hello guys, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-delete ang ating Facebook account. Lalong-lalo na yung mga disabled na yung account sa akin since itong isa kong account, luma na siya. Na-disabled na siya. Sayang nga sana dahil ito ay lumang-luma kong Facebook. Na creation date is December 3, 2010. Since ito ay disabled na siya, so as you can see guys, tingnan nyo dito sa ad center. Wait lang, so advertising access is restricted. So magagamit lang siya for posting, tapos messenger, pwede pa naman siya. Pero pag about ads on rails, kasi alam mo naman ngayon, yung Facebook ngayon is pwede ka nang kumita. Since siya ay hindi ko na magamit at hindi na rin ako manghihinayang dito, so i-delete ko na lang siya. So punta lang kayo dito sa my settings and privacy. I-click ang settings. Pagkatapos, i-click ang profile settings. Hindi na ang signal. Then, scroll down ka lang. Dito pala, back tayo. So, dito pala guys. So, kung nakikita nyo dito, back lang tayo ulit. Ayan, settings. Punta ka lang sa may settings. Tapos, as you can see dito sa may baba ng profile dito, account, personal information, translation for posts, ads payment, orders and payments, payouts, access and control. So, i-click mo yan dito, manage your data, modify your legacy contact, deactivate or delete your account and more. So, yan ang i-click natin. So, dahil ang sadya natin ay i-delete, so, i-delete ang pipiliin ko. So, just wait lang dahil naglo-loading. So, kung gusto nyong i-deactivate, pwede din naman yun. Ayan siya, o deactivation and deletion. Temporarily deactivate or permanently delete your account. I-click mo yan. So, dito sa deactivate account, deactivating your account is temporary. Your account will be disabled. Your name, photos will be removed. That must think you've shared. You'll be able to continue using Messenger. So, pwede pa rin siya sa Messenger. And screenshot. Tapos, dito sa delete account, deleting your account is permanent. When you delete your Facebook account, you'd be able to retrieve content information you shared Facebook, Messenger, and all your message will also be deleted. So, dahil since ito ang sadya natin, so i-delete natin yung account na ito. Dahil hindi na ako nang hinayang, dahil hindi din na naman siya magagamit. So, star lang meron. So, anong magagawa natin doon lang, di ba? So, ngayon, ito yung main ko. Ito kasi Jetis Collection is yung page ko lang yan. So, i-click ko dito yung continue. Tapos, ito may choices dito. Account deletion. Kung ikaw na bahala dito kung ano yung gusto mong piliin. So, dito, I spend too much time on Facebook. Yan lang i-piliin ko. Tapos, continue to account deletion. Ayan. Tapos, delete account. So, bye-bye. I-delete na talaga kita. Ayan. Continue lang. Enter your password. Tapos, delete. So, ngayon, ayan. Confirm permanent account deletion. You're about to permanently delete your account. If you're ready to delete, click delete account. Once you submit your account for deletion, you have 30 days to reactivate account and cancel the deletion after 30 days. The deletion process will be begin and you won't be able to retrieve any of the content information you have added. So, guys, may pag-asa pa kayo after 1 month. So, ngayon, guys, wala na talaga akong dito. Panghinayang, so now I click delete account. So, bye-bye na lang.
Dahil hindi ko kasi nakala bakit ako na-disabled sa account na to. Dahil alam ko dati nung kasagsagan pa lang ng pandemic, nagtitinda ako ng mga face mask. Alam niyo naman yun dati. Ibawal pala yun. Marami ako na-spam doon. So, hindi na siya pwedeng ma-retrip talaga. So, ganun lang siya guys. Thanks for watching. At saka, itatry natin dito. So, as you can see, nag-expire issue na siya. Yan, i-try ko ditong tingnan sa aking isang account. Yan, ito yung bago kong account guys. Just follow me here or add me here. Ayan. Try ko ditong i-ano. Search siya kung ano na. Oh, so as you can see, wala na. Wala na siya. Hindi na siya lumabas. Marami ng kapangalan kung lumabas. That's all guys. Thank you for watching.